So, good morning mga ka-pigmates. So, marami na nakakamiss sa atin. So, may mag-mingi ng request na pa-update daw dito sa mga baboy natin na alaga. Saka, yung mga buntis. So, sa ngayon, i-update ko muna kayo. Kasi sa nangyari dito sa lugar namin, Negros Oriental, Negros Occidental, na kalat na kalat na yung sakit na ASF. Dito sa Negros Oriental, mayroon ng isang city na tinamaan. Tapos sa Bacolod naman, sa Negros Occidental, mga ka-pigmate, ay hag cholera naman ang tumama doon. Pero may lugar na rin daw na tinamaan ng ASF or African Swine Fever. So, update ko sa inyo, papakita ko. Kasi kala nung iba, kaya hindi na ako nag-vlog kasi tinamaan daw ako ng ASF or ano. So, hindi naman po, safe naman po yung mga baboy pa natin. So, ito pa. Ayan. So, ito si Fiona natin, buntis po yan. Ito si Cookies, buntis din. Ito naman si, ano natin, si Baile, buntis din po yan. Dito, hindi pa tayo sure, pero dun sa dalawa, sure na. Tapos, ito yung mga gilt natin, na apat na heads. So, yan. So, yan sila. Tapos, ito naman yung iba, si Ivana. So, ito, hindi pa po buntis yan. Ito naman, medyo paya, tinahabol ko pang katawan, si Elsie. So, malapit-lapit na rin ito maglandi. Tapos, ito naman si Gigi. Ito yung winalayan natin. Ito yung kahuli-hulihang winalayan ko ng piglet. Tapos, ito naman si Gigi. Yan. Ah, si Gigi. Ito pala si Gigi, sorry. Ito si Harley. Ito po si Harley, buntis na to. Tapos ito si Alice. So hindi pa to buntis, so medyo lahat po ng baboy natin dito naglagas ang balahibo, mga ka-pigmates, yung simula pagka dumalaga, nung dumalaga sila tapos mga nanganak, unang ano nila, lahat sila nagpalit ng balahibo. So ito lang ang hindi pa nagpapalit, hindi nagpalit ng balahibo simula ng winalayan ko. Kasi ang ginawa ko dito, may ine-experiment ako pa rin kung paano maiwasan yung hindi maglagas yung balahibo. So ito, sa ano rin naman, hindi siya naglagas ng balahibo kasi ang ginawa ko, pagkawalay ko sa kanya ay ano, yung pakain ko nung nagpapadedi siya, kahit walay na, same pa rin. So hindi ako nagbawas ng pakain sa kanya, hindi ko binalik sa standard na 2 kilo. So ang kain nito ay umabot ng 5 hanggang 6 na kilo per day. Sinusubukan ko kung dahil sa pagkain. So ngayon, medyo tumaba-taba na siya kasi nung winalay ko yan, sobrang paya tapos nagkasakit pa. Yan. Tapos ito naman yung mga piglet natin. Yan. Ito yung mga piglet natin, ha, medyo. Yan, ito yung mga piglet natin na huling winalay natin. So bali 45 days na to. Mga to, mga ka-pigmates. Yan, ito yung anak ni Gigi, yung kahuli-hulihan nating buntis, ito yung pinanganak. So dahil sobrang mura ng bake ngayon, pahirapan magbenta, mga ka-pigmates. So nagbenta ako ng mga 1.5, nag-post ako pero hindi ko maano, mga ka-pigmates, sobrang lugi sa 1.5. So sabi ko, di bali nang huwag mabili, basta huwag pala maibenta ng 1.5. So medyo tinaasang kong presyo, ang dami nagtatanong pero walang gustong bumili. At ang gusto, 1.5 to 1,000 lang ang presyo ng bake. So dito ang presyo, mga ka-pigmates, ng bake ay depende po sa lugar nyo. So sa lugar namin, dala na rin ng buwan na talagang sa gantong buwan, mga ka-pigmate, tagmura yung mga piglet. Sa gantong buwan, mga ka-pigmate, na umaabot na ang buwan ay pag nagsimula ng April, May, June, July, August, September, October pa po magtataas yan. So ngayon talagang tagmura ang mga ka-pigmate. Kaya ano, wala tayong magagawa doon, pero mas nagmura sila ng husto o mas bumaba yung presyo ng beak dito. Kasi nga yung nabalita, saka yung mga nababalita sa Facebook, sa ano, mga group ng hog racer na mga tinamaan ng ASF at hog cholera. Sa Bacolod, hog cholera, tapos dito naman sa Negros Oriental may tinamaan ng ASF, yung isang bayan dito. Tapos kasi nagsimula sa Cebu, damay-damay na po. Tapos ngayon sana wag na umabot dito. Na-update ko lang kayo dito. Yan. So ito mamaya may titingin dito. So medyo tinaasan ko baka makuha ito mamaya 2,000 per head. 2,000 per head, mga ka-pigmates. So sa panahon ngayon, dito sa lugar ko, 2,000 okay na yon, pwede nang ibigay. Pero kung sa lugar nyo, mga ka-pigmates, mataas, so huwag nyo na pong isilipin yun, mga ka-pigmates. Magkaiba ang presyo ng mga biik, ng mga
ano, baboy, depende sa lugar. So lugar namin ay tinamaan talaga ng tagmura. So ayan, update ko ito. So ayan. Kasi Gigi. So sa ngayon, ang presyuhan din ng baboy dito mga kapigmate, so sobrang mura. Ito dapat kasi magbabawas kami ng gilt. So itong gilt na to, dalawa lang ang gagawin namin inahin, tapos yung dalawa ibebenta namin. So alam niyo ba ang presyo ng live weight ngayon mga kapigmate? Live weight ay 100 to 120 ang live mga kapigmate. Sa lechunin, yung maliliit yung mga big na 25 to 35 kilo ay 130 ang live weight nila. Sa ganito, pag dress meat mga kapigmate na ganito kalalaki dress meat, 130 pesos sa lugar namin, Negros Oriental. So, ito sabihin natin nasa 90, yung iba, yung dalawang bebenta ko, o nasa 90 plus, kulang 100, o nasa 100, papatak lang sila ng ano. Alam nyo ba, ang dress meat dito, pag ganito nakalalaki, yung wala na sa bracket na 70 to 80 kilo, pag nasa 90 kilos na mga pigmate, medyo maselan dito yung combat. Pag 90 to 100, balik ng ulo sa kapaa. Katawan lang ang kinukuha pag dress meat. So, ayan. Kaya medyo ayaw namin benta. Napag-usapan na rin namin ng partner ko na tisin na lang namin baka magkaubusan ng baboy kasi ang dami nagbebenta ng mga baboy dito. Kahit sabihin natin mga kapigmate, nasa 30 kilos pa lang pinapadress na nila. Kaya konting tis-tis na lang. So mamaya gagawa ulit tayo ng vlog. I-update ko kayo dito sa mga buntis saka yung mga pagbubuntis na napansin ko sa kanila. Yung kung paano malaman buntis na or hindi pa. So yun, update ko kayo. So ito naman, halatang halata eh. So meron na yung hindi halata. So mamaya pag-uusapan natin yan. Ano. So dito naman sa mga anong to, patining natin sa anong to, ang napili natin dito, dalawa. So itong isang to, yan dalawa magkatabi, so ito pambenta, itong dalawa. So ito lahat po mga kapigmate, itong apat na to, kaya nanghihinayang akong ibenta. Isa dito, yung pinakamaliit ay 14 teats, tapos yung tatlo, puro 16 teats mga kapigmate. Ito yung pinanghihinayang kasi talagang pang inahin talaga siya, galing pa to sa Negros Occidental, Palapit province mga kapigmate. Tapos, nung ipinost ko sa Facebook, may gustong bumili mga kapigmate ay gusto 10,000. Pinakamataas na offer lang dito sa mga magbabuboy dito mga kapigmate ay 12. Yun ang pinaka-offer no, nung hindi pa tinatamaan ng ESF pa. So, sa ngayon mga kapigmate, kahit 10,000, hindi to bibili ng mga taga rito. Kasi yung mga tao dito mga kapigmate, sa lugar ko sa dito sa Baywan, hindi sila tumitingin sa breed ng baboy. Hindi sila tumitingin sa lahi ng baboy ha. Ang tinitingnan nila mga kapigmate, pag binili na lang biik, malalaki. So mga kapigmate, napakadali magpalaki ng biik. Bika, napakadali magpalaki. Pero ang tanong doon mga kapigmate, yung biik ba, yung kunwari, hindi ba nag-i-stack yung laki niya? O sabihin natin talaga mabilis hanggang sa ilang months. Kasi minsan, biik lang malaki. Tapos, pag pinatagal mo yung pag-aalaga mga kapigmate, minsan umaabot ng 5 buwan, maliit pa rin mga kapigmate. Sabihin natin 5 buwan since birth, maliit pa rin. Saka hindi sila tumitingin na kung anong klaseng inahin. Kahit nakita nila yung inahin na maliit lang, sobrang lit ng inihin, payat, sabihin natin wala pang 100 kilo ha, inihin. Tapos malalaki yung biik, yun ang gusto nila. So atin naman, malalaki naman yung biik. Okay, malalaki rin yung biik. Kaya, hindi naman sila sa laki, hindi tayo nagpapatalo. Tapos, ang gusto nila, mura. So yun, mura. Tapos sa biik naman, kung tayo yung pag-alaga natin ng biik ng mga binebenta mga kapigmate, ay kompleto tayo ng vaccine o ng vitamins. So dito sa mga biik natin, kompleto tayo ng vitamins dito. 2 times na 2 beses na nag-inject ng iron, Jetran Premium 2 beses, day 3 saka day 14.
Tapos Bexan SP, dalawang beses din. Day 10 at day 25 bago magwalay. Tapos naman mga kapigmate, ang anti-hogtis, may vaccine din tayo na anti-hog cholera. Para sa maiwasan yung sakit na anti-hog cholera, yung kumakalat na sakit dito. So, mayroon tayo ditong vaccine na mga to. Pero yung mga tao dito mga kapigmate, wala silang pakialam sa vaccine kung kompleto ba yun ng vitamins, kompleto ba yun ng vaccine, may vaccine ba ng anti-hog cholera o ganun, or kung ano mang mga in-inject yung sabi, wala silang pakialam. Ang kailangan nila, mura. So kaya sa ganun mga kapigmate, doon tayo medyo nahirapan mag-release ng piglet natin. So sa ayaw ko man na babaan yung presyo, minsan binibigay ko na rin. So depende talaga sa lugar mga kapigmate. So ngayon, mamaya next vlog natin, update ko kayo sa mga buntis natin, okay? So thank you mga kapigmate, sorry sa paghintay, napakatagal kong hindi nag-vlog mga kapigmate.